But nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya, the other week, tumakbo ka kayo senador. Kasi gusto ko kayo ni Inday, Sara. Pag tumakbo ka kasi senador, magiging barometro mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Ang tao naghihintay sa isang leader. At ang inaantay nila, ikaw. Kung hindi ikaw, si Inday Sara. Or the both of you. Alam nyo, galing po ako sa Davao. Dahil ako'y inaanyayan ni Presidente Duterte na kami mag-meeting. Dalawang meeting, isang malaking grupo, tapos kaming apat lang. At marami nagtatanong sa akin ngayon sa text. Kasi nag-vlog nga ako ng gabi. Ano raw ba talaga ang tatakbuhan ni Presidente Duterte? Tatakbo raw ba? O magre-retire na? Ang aking payo po kasi, tumakbo siya ng alkalde. Yan ang una kong payo sa kanya. Matagal ko na sinabi sa kanya. Kailangan nga tumakbo ka ako ng mayor ng Davao City sapagkat yung mga walang utang na loob sa'yo na nilagay mo sa pwesto, eh lalabanan ka niya. Nilalabanan ka na nga eh. Kailangan makuha mo uli. Kasi nakakuha na sila ng barangay kapitan ng mga, kung hindi ako nagkakamali, 67. So, sa kabilang ano po? Sa kabila, yung mga walang utang na loob na mga kinalinga niya na ngayon binibira siya. Eh sabi ko, kailangan hawak mo pa rin ng Davao. Noon yon yung mga sinasabi ko. But nung sunod-sunod na pang-aapi ang natatanggap nila, sabi ko sa kanya, the other week, tumakbo ka kayo senador. Kasi gusto ko kayo ni Inday, Sara, tumakbong president and vice president 2028. Sabi niya, bakit senador? Gusto ko nga, kongresista eh. Dahil gusto kong turuan itong mga dayayamot ako pag nanonood ako eh. Parang walang maalam yung mga ito. Eh galing siya sa Congress, di ba? Opo. Sabi ko, nasa Congress, senador ka na lang. Medyo, pag senador ka, hindi ka aapi-apihin ng mga yan. Pangalawa, mas mahalaga sa akin, pag tumakbo ka kasing senador, magiging barometro mo yon, magiging measurement mo kung ikaw ay nasa taas pa ng popularidad. Pag ikaw ay nag number 1, 2, 3, aba, ibig sabihin, nandun pa rin ang pagtanggap sa'yo ng taong bayan. At ituloy mo ang pagtakbo mo, Vice Presidente, sa 2028. Pero kung mananalo ka nga, eh, number 8, 9, 10, 11, 12 ka, eh, kalimutan mo ng pagtakbo mo, bumaba yung rating mo. Kaya, yun ang nasa lamesa niya ngayon. Mayor ba? O senador? Abangan mo natin. Kailan ba ang deadline ng huling araw ng sa ngayong national? Sa national? National sa October 8 po. October 8, no? Ayun. Pag hindi siya nag-file, eh, di most likely, sa local siya pa magpapile. Yes po. At ang tangkatanungan dyan, kasi ano? Di ba, in-announce na tatlong Duterte ang tatakbo. May katetext lang nga ng isang kaklase ko. Ano ba? Confirm ba tatakbo? Chismis lang nga ako yan. Anyway, kasi si Mayor Maste, maraming gusto yung tumakbong senador. Mananalo yun. Dahil Duterte ang brand eh. Kaya lang, mas maganda, sabi ng mga nag-aaral dyan sa Davao, na tumakbo siyang vice mayor. Para si Presidente Duterte, kung mag-mayor. Mayor na. Okay. Eh, sigurado naman panalo yan eh. Kasi yung balita ko, yung walang utang na loob na yun, pinapangakuan ng pera. Bibigyan namin ng pera, talunin mo yung mga Duterte nga. Ito naman walang utang na loob. Bigyan mo muna ako ng 1.5 billion. Jesus Mariosep. Kagastos siya siguro 100 million. The rest of the 1 billion eh. Tatago niya sa sarili niya. Eh, pag ang labanan ganyan, delikado. Baka manalo. Pero kung si Digong ang kalaban, wala. Kahit sino. Wala na yan. Kaya, mas magandang si Digong ang mayor para pag tumakbo siya ng vice presidente, pag siya ay nag-resign, o di si Baste pa rin ang mayor. O di mga ganyan. Ewan ko, pang ilang term na ba si Pulong? Parang last term na ata ni Congressman Pulong. Last term ngayon? Pwede ba siya tumakbo?
kung tatakbo siya, Atty. Sal, dapat ibang posisyon na. Ah, kasi ganun ano na eh, parang nag-consecutive na siya na... Kailan ba siya terms? Naging alka ng main congressman? Di ba noong 2016 lang? Yan po ang hindi ko po sure. Check pero mo nga. Parang nag... Check mo nga. Kung kailan. Kung, kasi kung pwede pa siyang tumakbo, tuloy niya yung congress. Kung hindi na siya pwedeng tumakbo, mag-senador ka na lang. Kailangan merong isang senador na Duterte. Oh, yun. Kasi ngayon po sa mga survey ay parati pong nasa ano nasa top 1 to 5 po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang, depende pa rin po sa kanyang desisyon kung ano po ang kanyang tatakbo ano po ang posisyon na kanyang tatakbuhan ngayong upcoming election. So hindi, yung si Pulong ano dahil hindi ko alam kung i-Google mo nga kung kailan ba naging congressman si Pulong. Okay. Ano bang year? Naging congressman po siya sa nung last July 22 to 2019 hanggang 2020 then nag-ano siya. So, pwede po siyang tumakbong congressman. Ayun. So may tatlong terms po. Tatlong terms yan eh. Tumakbo ba siya ng 2016 nung tumakbo yung tatay niya? Parang hindi po ata. 2016, 2019. Pwede pa siyang isa palagay ko. Oh, kasi tatlong taon po yung isang term. Oo. Kung hindi naman, senador na lang. Tama, maganda na yun. Mayor, vice mayor, vice presidente, senador. Ayun. Okay na okay. Ngayon, napag-usapan naman namin ni Presidente Duterte. Ang tao ka ko, kasi tinatanong niya ako, sa pag... lalakbay mo ba? Anong tingin mo? Anong sinasabi ng mga tao? Yung mga tao naghihintay sa isang leader. At ang inaantay nila, ikaw. Kung hindi ikaw, si Inday Sara. Or, the both of you. Sabi ko, yung mga yan, naghihintay na lumabas kayo sa kalsada. Pag kayong dalawa lumabas, o isa sa inyo, sasama yan. Hanggat hindi kayo lumalabas, yung mga salita, mga presko, wala lahat yan. Hindi papansinin niya. Ang mga militar naman, di ba, supposed to be, sila ang nagbibigay protection. Pero ang kasaysayan nila, ang history nila, pag hindi nila nakikita ang taong bahay nag-aalma sa kalsada, hindi naman sila sumasama eh. Opo. Inaantay din nila yun eh. So, waiting, puro lang siya, wait and see. Oh. Oh, sabi ko, gusto mo magkaroon ng pagbabago, in the sense na matatakot ang mga nakaupo sa kapangyarihan at baka mapalitan at baguhin nila mga sarili nila. O kaya naman, yung taong bayan mismo, pumalit sa kanila, lumabas ka ng kalsada. Samahan kita. Kahit ang bombayin tayo ng tubig. Hindi naman ka ako. Hindi naman tayo. Kahit ang baril. Kasi yan nung panahon, Carlo. Ewan ko, yung grade, baka grade school ka pa. Kami yan nila, Tanyada. Nasa kalsada kami nila Joker Arroyo. Kami nilalaro niya sa Gisa. Kahit anong bomba mo sa amin, wala yan. O, kaya tao, araw-araw, dumadami hanggang naging EDSA Revolution. So, ano pala yun? Dapat tuloy-tuloy din? Oo. Kailangan nung kasi pakita natin manindigan tayo. Basta palagi lang mapayapa, okay na okay yan. Kaya yan yung silang gumamit ng violence. Wala, hindi naman tatanggal yung violence na yun. Mag-style gun hit tayo. Peace!